Okay, so hello everyone. Ang magiging topic natin ngayon is all about import package and modifiers. And then ang madidiscuss natin dyan is class instantiation, access modifier for classes, access modifier for method and attributes, and then the last one is access and non-access modifier for attributes and methods. Okay, so paano ba natin ginagawa itong mga to? Okay, so umpisa muna tayo dito sa kung paano natin ini-import yung ating mga packages. Okay, so ngayon gagawa muna ako ng panibagong project dito and then doon ako magde-declare ng mga package natin. Okay? Okay, so dito unang muna natin gawin is file lang tayo and then new project. And then Java application followed by next. Okay, so dito hindi ko i-click ito para hindi ako magkaroon ng sarili kong package by default. Okay, so ang gagawin ko dito is i-uncheck ko lang siya. And then dito, lagyan na lang natin ito ng title na import package. Okay? And then, finish. Ayan. So, meron na tayo ditong sarili nating project. Okay? So, saan tayo gagawa ng panibago natin? Or saan tayo gagawa ng package natin? Okay? So, dito tayo gumagawa ng package dito sa source package natin. Okay? So, dito, para makagawa tayo ng package, ang kailangan lang natin is i-right-click mo lang to and then new, and then hanapin mo dyan yung package, which is ito. Ayan. So, click lang natin yan, and then pangalanan natin yung ating gagawing package. Okay? So, since ito yung una kong package, ang gagawin ko is, ito na lang yung papangalan. Ang papangalan ko na lang dito is main package na lang, no? Ayan. So, meron na ako ditong main package. Ayan. Pero, hindi pa tayo nakakagawa dyan ng sarili nating class. Ano? Okay. So, gagawa muna ako dito ng sarili nating class. Pagtapos natin gumawa ng package natin, right-click mo lang yung package na ginawa mo and then new. Okay? And then followed by Java class. Okay? So, dito sa Java class natin, pangalan na lang natin siyang main class. And then, okay. Ayan. So, ngayon, nakagawa na tayo ng sarili nating package and then meron na tayong unang class dito sa ating main package. Okay? So, since ito yung ating main package, dito natin tatawagin or bali magiging ito yung main program natin. So, dito natin tatawagin yung iba't ibang mga packages na gagawin natin at saka yung ibang mga attributes and modifiers na gagawin natin dito sa ating tutorial. Okay? So, dito, maglalagay ako dito ng public, okay? Public static void main kasi nga ito yung ating magiging main class natin. Okay? So, next nyan is yung dito. Lagay tayo dito ng string and then arguments. Ayan. So, meron na tayo dito public static void main. So, ito yung magsiserve as main program natin. Okay? So, next nyan is gagawa ko ng panibagong package dito sa ating main. Panibagong class dito sa ating main package. So, class natin. Okay? And then, lagay ko na lang ito sub main na lang. Okay, sample lang naman natin tong submain na to, okay? Para makita lang natin kung ano yung mas ma-appreciate natin kung ano yung i-discuss natin. Okay, so tawag sa kanya is submain. Yan. And then, magki-create naman tayo ng panibago nating package dito sa ating import package. Okay? So dito, para makapag-create tayo ng panibagong package, right-click mo lang to, new, and then Java package lang. Okay, hindi class, hindi Java class. Java package yung gagawin natin. Okay, so sabihin na lang natin, itong next package natin, sabihin natin, compute. Okay, compute na lang yan. Okay? So, meron na tayong dalawang package ngayon. Si main package at saka si compute package. Okay, so dito sa compute natin, gawa naman tayo ng class natin dito. Okay? So, right-click lang new and then class. Okay, so itong class naman natin, tawagin natin calculate na lang. Calculator. Okay? And then, finish. Ayan, meron na tayong dalawang package dito sa ating project. Ayan. So, main package and then compute na package. Okay, so anong gagawin na natin ngayon? Okay? So, ang gagawin muna natin is kailangan natin ma-import or kailangan natin ma-access itong compute package natin dito sa ating main package. Okay? So, try natin gumawa, pumunta dito sa ating main package. Ayan. Dito sa main package natin, para makapag-transfer tayo or para makapag-import tayo ng package natin, kailangan muna natin sila dito i-import sa pinaka-ibabaw. Okay? Parang katulad na lang ng scanner natin, di ba? Ini-import natin yung scanner natin. So, ano yung syntax natin yan para ma-import naman natin itong package natin? So, import lang, import, and then pangalan ng ating package, compute. Ayan. Compute. And then, dot. Okay? And then, lalabas na dyan yung class na nandoon sa loob ng package na yun. Okay? Pag nag-dot tayo. Okay, katulad nito, lumabas dito is calculator. Okay? Kasi bakit? Meron ng calculator dito sa loob na compute package natin. So, click lang natin yan. And then, ayan. So, ibig sabihin, nakapag-import na tayo. Ibig sabihin, yung nandito sa ating compute na package, which is calculator, ibig sabihin, pwede na nating matawag yung mga i-declare natin dito or yung function nitong calculator na to, pwede nating tawagin dito sa ating main package. Okay? Next is, meron pang ibang mga way para matawag natin yung mga classes doon sa loob ng package na yun. Let's say, for example, dalawa yung ating package dito. Okay? So, gawa tayo ng isa pa. Gawin natin yan ng pangalan natin ng converter. Ayan. Okay, so, dalawa na sila. Buray lang natin to.
Okay. So, dito sa ating main class, ayan, so kung nandito na siya kanina, pag nagda tayo, ayan, so dalawa na yung lumalabas sa kanya. Okay? So, dito, para kung ayaw nyo siyang tawagin, let's for example, dalawa naman sila itatransfer natin. So, ganito mangyayari. Ayan, tapos, import compute dot converter naman. Okay? So, ganyan na mangyayari. Okay? Pero para mas madali natin gawin, since lahat naman ng class dito sa loob ng compute package natin, istatawagin natin, pwede natin i-all na. Okay? So, let's say for example, ganito. Dot, and then, asterisk. Ibig sabihin, lahat na nung nandun sa package na yon is pwede na nating ma-transfer dito sa ating main package or dito sa ating main class, and then semicolon. Ayan. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-type yung calculator and then yung converter. Okay? So, dito, kapag ka na-import na natin siya, is pwede na nating tawagin yung mga nasa loob nitong compute package natin. Okay? Let's say, for example, dito sa calculator natin, sabihin natin meron tayo ditong public, okay? Public int. Okay? So, gawa tayo dito ng ating method. Okay? Sub. And then, ayan. Laki natin. Okay, so ito, pwede natin itong tawagin, itong public int sub natin dito sa ating main class. Okay? So, halimbawa, dito sa calculator natin, lagay tayo dito ng dalawang variable natin. Sabihin natin num1 and then int num2. Okay? So, sabihin natin addition to. Okay, so, gawin natin addition dyan. And then dito, yes, pwede tayong gumawa ng int sum, okay? And then num1 plus num2. Okay, and then dahil return type siya, gagawa tayo dito ng return. Ayan, return sum. Itong value ng sum yung i-return natin kung saan natin siya tatawagin. Okay, so try natin siyang tawagin dito. Okay, paano ba natin siya matatawag dito sa ating main class? Okay, so dito tayo papasok sa class instantiation. Okay, so paano ba tayo nagka-class instantiation? Sabi ko nga, ang syntax natin dyan is class name followed by identifier, new. Okay, and then class name ulit, and then open and close parenthesis, then semicolon. Okay, sabi ko nga katulad lang yan ng paggawa natin ng scanner, katulad nito. Okay, scanner, ito yung ating class name followed by identifier natin, and then the next one is class name ulit, and then yung ating open and close parenthesis. So paano ba natin gagawin yun dito sa ating main class? Tawagin natin itong ating add. Okay, so dito, base natin dito, ang syntax natin is, okay, so class name. Okay, so ano ba yung class name natin? Okay, ang class name natin is yung calculator. So ibig sabihin, okay, calculator, and then yung ating modifiers, let's say for example, A, okay, and then equals new, tapos calculator, ayan. So, check natin dito, baka mali kasi yung ating class name. Ayan, mali nga, capital letters sinilagay natin, okay? So dito, nakapag-instantiate na tayo ng ating class. Okay, so ibig sabihin, yung mga lahat ng nandito sa loob ng ating public class calculator, katulad ng add, is pwede nating matawag dito sa ating main class. Okay? So dito tinransfer na natin lahat ng mga methods na pwede na nakalagay dito sa ating calculator na class. Okay? So tinransfer natin kay object na A. Okay? By the way, ito yung ating object. Okay? So mas maintindihan niyo siya doon sa mga susunod pa nating topic dito sa object-oriented programming. Okay? So dito, let's say for example, nakagawa na tayo ng ating object. So para ma-access natin itong add is, kailangan lang natin A dot, okay, so lumalabas na yung add dyan. Okay, so pwede na natin siyang tawagin. Okay, so natatawag na natin siya. Okay, so ang tawag dito sa ating method dito is naka-public modifier na siya. Okay, so tulad nga dito, pagka nalaktawan lang natin yung default natin, okay, so dito muna tayo sa public. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng public modifier natin sa classes natin? Sabi, it can be accessed within the class, okay, outside the class, okay, within the package and outside the package. So dito, ang nangyari is, ito yung package natin, ito yung main package natin, na-access natin yung class from compute package to main package. Okay? Pag sinabing public, lahat ng classes o lahat ng mga packages is pwede siyang tawagin. Okay? As long as na naka-import siya. Okay? Kailangan naka-import siya. Sabihin, need to import to access by other packages. Okay? And then, ang syntax niya is public class tapos class name. Katulad ng ginawa natin dito. Public class and then class name. Okay? So, nai-import na natin siya dun sa ating main class. Okay? So, paano natin gagawin yung default? Asan na ba yun? Ayan, itong default natin. It can be accessed from within the class. Ito yung default natin. Okay, so it cannot be accessed from outside the package. Ibig sabihin, itong sub-main natin, matatawag lang natin siya inside the main package. Okay? So, dito lang natin siya sa main class natin pwedeng tawagin. Pero hindi natin siya pwedeng tawagin doon sa ibang mga classes natin. Okay? So, paano ba natin ginagawa yung ating default na access modifier. So, dito, mag-create tayo dito, for example, ng ating, ito, tanggalin natin itong public. Ayan. So, naging class sub-main na siya.
Okay, and then dito, gawa tayo ng int, then, let's say for example, this is for subtraction. Okay, ano ba ginawa natin dito? Addition. Okay. So, subtraction tayo dito. Okay, so subtraction natin, try na lang natin gamitin itong ating variables ito. Okay, pwede natin face yan. Okay, and then, palta natin ito ng sub. And then, ito is difference. Okay, so ang i-return naman natin ngayon is yung variable na difference. Okay, so dito, ang gagawin yung num1 is ima-minus doon sa num2. And then, i-transfer yung value niya dito sa difference. Okay, and then yung difference na variable naman natin, siya yung i-return natin na value. Okay, so paano natin siya tatawagin dito sa ating main class? Okay, so dito, kung kanina, para matawag natin itong calculator, ang ginawa natin is nag-import pa tayo. Okay, pero ngayon, since ito ay nasa loob ng package natin, hindi na natin siya kailangan i-import. Okay, so ano lang gagawin natin? Kailangan lang natin gawin is, itawagin na natin yung ating, itong ating submain. Okay, so dito, lagay lang tayo ng, okay, ano nga yung ating syntax? Okay, ayan po yun. So, submain. Okay, followed by identifier natin. Let's say, for example, ilagay ko na lang dito is B. Okay, identifier and then new. Okay, and then calc u. Ah, sorry. Submain pala. Okay, so ayan. So, hindi tayo nagka-error dito. Okay, kaya lang siya kung nagkulay green kasi hindi pa natin siya nagagamit. Okay, so try natin i-access siya. B, okay, dot. Okay, so dito makikita na natin si subtract. Okay, so na-access natin si subtract dyan. Diba? Okay, so try natin. Ayan. So, ibig sabihin, accessible na si, ano natin, si subtract natin. So, try natin to lagyan ng value. Let's say, 5, then 2. Okay? And then, dito is, ayan. And then, tawagin na lang natin to. Ganto muna. I-transfer natin siya into another variable dito sa local niya. Int, let's say, for example, subtract. Yan na lang. Ganyan natin. Is equals to. Ayan. Tapos yan na yung tawagin natin dito para mas maikli. Okay. So, pag kanira natin yan. Okay. So, main package daw natin. Ayan. So, lalabas yung 3. 5 minus 2 is equals to 3. Okay. So, dito naman, pagka kinamit naman natin to. Okay. So, gagawin din natin is gawarin tayo ng variable natin. Int. And then, addition na lang. Is equals to A. Okay. And then, lagay tayo dito ng 5. And then, 2. Ayan. And then, tawagin natin dito. Ayan. Sabihin natin ito ay sum. Okay. And then, tawagin natin si add na variable. Ayan. So, dito ay si difference. And then, ayan. So, pag na-run natin to, okay, ang sum natin ay 7. And then, ang difference natin ay 3. Okay. So, accessible ngayon si subclass natin. Okay, accessible itong itong class natin na submain, okay, dito sa ating main program. Okay, ano ba yung default natin? Pag sinabi nating default, walang nakalagay ditong public. Okay, so walang modifier na nakalagay dito. Okay, kaya na-access natin siya. Pero kung dito sa calculator natin, halimbawa, itong ating public is binura natin, yung modifier natin is binura natin. Okay, so ang mangyayari niyan, dito sa ating main class, yan, magkaka-error na tayo dito. Okay? So, hindi na natin pwedeng tawagin itong si A. Okay, so try natin. Okay. So, A dot. Okay, so wala nang lalabas dyan. Kasi bakit? Naka, okay, saan ba yan? Okay, so dito is naka, default na siya. Okay, hindi na natin siya pwedeng tawagin doon sa ibang mga packages natin. Pwede natin siya tawagin within the package lang. Okay, dito sa package compute lang. Bawa dito sa converter natin, pwede natin siya tawagin. Pero kung lalabas tayo ng package, hindi na pwede. Okay, yung default lang natin is within the package lang, katulad ng ginawa natin dito kay submain. Okay, natawag natin siya. Okay, so next natin is, balik natin to. Ayan. And then, balik din natin to. Ayan. Okay, so ito yung ating another package, tapos ito naman yung ating nasa class within the package naman. Okay, so ngayon is mag-proceed naman tayo, natapos na natin tong default at saka public sa method, dito sa access, modifier, and classes. Okay, so dito naman tayo sa may access modifier for methods and attributes. Okay? So, attributes natin, wala iba dyan kundi yung mga variables lang din natin. Okay? Yung methods naman natin, ito yung mga tinatawag natin, ayan, yung mga ginagawa natin ganyan. Okay? So, ginamit natin yan nung nag-aaral tayo kung paano gumawa ng methods.
Okay, so paano ba natin, ano ba itong default natin? Sabi dyan, the default modifier is accessible only within the package. Okay, so dito, ang nangyayari, dito sa ating main class at saka subclass, ayan, dito, nakapublic yan. Ibig sabihin, itong accessible siya into another packages. Kaso nga lang, dapat ito nakapublic din. Okay, so kung ngayon is, tatanggalin ko yan, kitanggalin ko yung public na yan, accessible pa rin siya, pero dito na nga lang sa ating main class. Okay, dito lang sa main class natin. Okay, so pagka in-okay natin yan, dapat gagana pa rin yan. Ayan pa rin siya. Okay, pero dito sa may, dito sa ating calculator na class, pagka binura natin yan, okay, i-check natin dito sa may main class natin, ayan, nagka-error na siya. Okay, so bakit? Okay, try natin na A dot, okay, so kung papansin nyo, wala na siya dito. Ayan, wala na dito si add natin na method. Okay, kasi bakit? Naka-default na siya. Pag sinabi natin default, is pwede mo siyang tawagin doon lang sa within the package lang. Pero kung lalabas siya ng package na yun, hindi natin siya pwede tawagin. Okay? So, kaya dapat ito is naka-public. Okay? So, ano ba yung public? Pag sinabi natin public, ayan, a public access modifier is accessible anywhere. Ibig sabihin, kahit sa mga package yan, pwede natin siyang tawagin. Sabi, it has the widest scope among all modifiers. Okay? So, pwede natin tawagin siya sa lahat ng mga packages. Okay? So, ganun yung ating public. Okay, so naka-public siya, pero tapos ito is naka-default lang. Okay, pag ito, dinefault natin, tinanggal natin ito, hindi mo siya ma-access dito. Pero ito, kahit naka-default yan, since nasa isang package lang sila, pwede ko siyang tawagin dito sa ating main class. Okay, katulad nito. Yan, so natatawag natin itong method natin. Okay, so next nyan is, ano bang purpose nitong ating different packages na to? Okay, so ang kagandahan kasi nyan, halimbawa, itong main program natin, dito lang natin tatawagin yung mga function natin doon sa loob ng ating program. Okay, let's say for example, meron tayo ditong calculator. Okay, so yung mga yung package na yon sa loob nun, meron siyang calculator, meron siyang converter, and then iba't iba pang mga function. Okay, so ang kagandahan nun, nakasort na siya, madali na siyang pagsama-samahin. And then madali na rin i-manage yung program natin. And then dito sa main class, tawag lang tayo ng tawag. Okay, let's say for example, didagan na natin to. So ito, transfer ko na lang itong, sige, dagdagan na lang natin to. Okay, so dagdag tayo dito, let's say for example, product. Okay, so the multiplication pala, multiply. And then ito is product. Okay, and then return natin product. Ano ba yung product? That is multiplication. And then the next is yung ating divide. Okay, and then quotient. Okay, so ito yung calculator natin. So yun yung purpose natin dyan. So kapag katatawagin natin dito sa ating main class, okay, so try natin tawagin. Tanggalin ko muna to. Okay, so sa calculator natin, marami na tayo nagawang mga methods. Okay, so let's say for example, itong A dot. Okay, so nandito na sila lahat. Add, divide, and then multiply. Okay, so doon na siya nakalagay lahat. Okay, so try natin siyang tawagin. So para matawag natin siya is maglagay lang tayo dito ng variable natin. Okay, int, let's say for example, add is equals to a dot. Okay, so yun yung addition natin. Sabihin natin dito is 5 and 2. Okay, and then gawa tayo ulit int multiply is equals to a dot. Kunin natin yung multiply and then ito na rin yung value na ilagay natin. Ayan. Okay, and then int div. Okay, variable natin to, local to ha. Okay, a dot. Tawagin natin si division. And then, ito na rin ilagay natin. Ayan. So, kung gusto natin silang tawagin dito, ayan. So, tawagin na lang natin itong mga to. So, dito is si sum. And then, ito. String concatenate lang tayo. And then, copyin na natin ito. So, dito is si product. Ito is si quotient. Okay, so dito tawagin natin si multiply na variable and then si division na variable. Okay, so pag nirun natin yan. Sorry, meron pa ata tayong error dito. Okay, nabura natin isang. Ayan. Save natin, control S and then run. Ayan, so ang sum natin ay 7. Tama naman. Ang product natin is 10. Ang quotient natin ay 10. Bakit? Mali yata yung nandito ko. Hindi ko siya napalitan. Okay. Yan. Save. And then, run ulit natin to.
Ayan. So, 5 over 2, that is 2. Pakiyat kasi integer ang ginamit natin dito, kaya wala siyang decimal. Dapat 2.5 yan. Okay? So, pwede nyo convert ito into double. Okay? So, gawin nyo na lang double yung ano natin dito gamit. Okay? So, nakapublic lahat yan. Ayan. So, how about dito sa ating converter? Alimbawa, gagawa tayo dito sa converter natin ng inches to feet and then feet to inches. Okay? So, dito is, gawa tayong public. Okay? And then public. And then, ito i-double na natin. Inches to feet. Ayan. And then, dito gawa tayo ng ating attributes. Okay? So, inches na lang natin yan. So, naka-public to, ha? Ito. Okay, naka-public siya. Ano na nangyari? Ano ulit ating attribute. Okay. And then, gawa tayo ng ating formula of feet is equals to inches divide 12. Ayan. And then, i-return natin itong si feet. Ayan. So, next is, gawa naman tayo ng ito ay feet to inches naman. Bakit fear? Ito gawin natin feet to inches naman. Ayan. So, pag feet to inches naman, gagawin natin dito is, dito ay feet na yung attribute natin. And then, feet over times natin. Okay. Feet times 12 is equals to inches naman. And then, si inches naman yung ating i-return yun. Okay. So, tama na ba yung formula natin? Inches, feet. Okay. So, tama na yan. Okay. So, try natin siyang tawagin dito sa ating main program. Okay. So, dito is gawa lang tayo. Mag-instantiate tayo ulit. Si converter naman yung tatawagin natin. Okay. Converter. And then, lagay tayo dito ng C is equals to new and then converter. Ayan. So, na-access na natin siya. And then, ano ba laman ni converter natin? So, C dot, okay, so makikita na natin dito si feet to inches and then inches to feet. Okay, so pwede natin silang tawagin dito. Okay? Ayan. C dot inches to feet naman. Okay? So, sila yung ating mga pwedeng tawagin dito. Okay, so paano natin sila may output? Okay, so kung kanina gumawa pa ako ng variable, dito pwede na rin natin, okay, pwede rin natin silang i-directa rito. Okay, so tanggalin ko na sila dito. Then tawagin natin dito. Okay, medyo ano nga lang to. Hindi lang maganda sa paningin kasi dinirekta na natin. Okay, so dito lagyan natin siya ng label. Feet to inches. Ayan. And then, mag-enter tayo ng feet dito. Bakit naka-div siya? Okay, so mag-enter muna tayo dito ng value ng feet natin. Sabi natin, ang feet natin is 2 feet. Ayan, so may value na siya. Check nga natin, bakit tayo nagkaka-error? Ito. Ayan. So next, ito naman yung tawagin natin. Yes, out, and then, ayan. Inches to feet naman to. Papir. Okay, inches to feet. String concatenation tayo. Ayan. And then, lagay natin dito, sabihin natin 2 inches. Okay, 2 inches converted to feet tayo. Okay, and then run natin. Ayan. So, ito yung output natin. Feet to inches. Ang input natin is 24. And then, inches to feet is, ay, ang output natin is 24. And then, inches to feet natin, ang in-enter natin dyan is ilang 2 inches. Kaya, naging ito yung sagot. Okay, so, ganun lang kadali para matawag natin yung ating or para ma-access natin yung ating iba't ibang mga classes na nandun sa ibang mga package. Okay, so, sunod nyan, is magpo-proceed naman tayo dito sa ating non-access modifier for attributes and methods. Okay, so, dito meron ditong final. Okay, so, para sa naman itong final natin? Let's say, for example, dito sa calculator natin is meron tayong, okay, so, let's say, dito, ayan. So, maglagay tayo dito ng halimbawa ng ating gagamitin na may constant tayo dito. Let's say, for example, is pi. Okay, si pi natin is equals to 3.1416 yan. Okay? So, dito kailangan natin siyang ma-declare muna dyan. So, lagay natin dito. Public. And then, double. Okay. Ayan. So, para ma-access natin to dito sa ating main class, so, for example, saan na ba yan? Sa calculator natin siya nilagay. So, sa calculator natin siya makukuha. So, nasaan yung calculator natin ito? Okay? So, dito, gawa tayo dito ng double. Okay?
pinalalagay natin is equals to pi dot, ay sorry, a dot, okay, so si pi nakikita na natin dito, ayan, ayan, so, and then after nyan is pwede natin siyang tawagin dito, ayan, so dito na lang, value of pi, o pi pala, okay, and then access natin itong p, ayan, p, and then ito is, isin din natin, ayan, so try natin i-run. Okay, so ito yung output natin. Okay, so ang value ng pi natin is 3.1416. Okay, so ano naman yung sinasabi nating final dyan? Pag sinabi nating final, attributes and methods cannot be overridden or modified. Ibig sabihin, hindi pwedeng mabago. Okay, so since dito is naka-public lang siya, tapos hindi pa naka, wala pa tayong nilalagay dyan ng final. Okay, so ganito yung pwedeng mangyari sa kanya. Okay, so let's say for example, yung pi natin, lagyan natin is equals to, gawin na lang natin, 4.5. Okay, so dito, yung pi natin is ginawa natin 4.5. Okay, so dapat dito, 4.5 yung lalabas. Pinira natin, yan na lang. Okay, so dito, pi natin is 4.5, which is, hindi pwede dapat mangyari sa program natin. Kasi diba, ang pi natin is constant variable yan. Ibig sabihin, hindi siya dapat nababago. Okay, kailangan, kung ano yung value na 3.1416 pala to, sorry no. 3.1416, okay, dapat yun na rin yung value niya dun sa iba pang mga subclass natin o ibang mga classes natin. Magtinawag siya, lalo-lalo sa main class natin. Okay? So, para magawa natin yun, gagamitin natin yung final. Okay? So, saan natin siya ilalagay? Dito sa ating non-access modifier daw siya, diba? So, dito natin siya ilalagay sa after ng public, okay? And then, dito is final. Okay? Eh, sorry. Ba't mali? Wag lang ako pagdahan. Dito. Ayan. Final. Ayan. So, dito si sa main class natin, pagka nira natin yan, nagkaroon na tayo ng error. So, nakalagay yun, cannot assign a value to final variable pi. Kasi bakit naka-final na siya dito? Fix na yan, hindi na siya pwedeng baguhin. So, mangyari dyan is, ganito na lang siya. Ayan, and then run natin. Okay, so value of pi natin, 3.1416. Okay? And then, lastly, is yung ating static attributes. Static, sabi dito, attributes and methods belongs to class rather than object. So, paano naman kaya natin ito gagawin? So, ganito lang naman yan, kadali. Pag dito sa ating main class, okay, so, ginawa natin dito sa calculator natin is nag-instantiate tayo ng calculator natin na A. Okay, so hindi naman na natin kailangan na ang gawin natin is, let's say for example, gagawa na naman tayo ng calculator. Okay, calculator. Okay, calculator. Tapos gagawin tayo ng B. Okay, B is equals to new. Okay, so and then ang tatawagin lang rin natin itong mga to. Okay, so ang mas maganda na pwede natin gamitin is, mas maganda is from calculator. Okay, dot, okay, dapat matatawag na natin yung mga methods na nandun sa loob niya. Okay, itong mga add na to, okay, yung mga yan. Okay, so hindi na tayo mag-instantiate katulad nitong ginawa natin dito. So, medyo mas mabilis siya. Okay, so paano natin magagawa yun? Kailangan dito is itong mga method natin dito is magawa muna natin sila static, okay? Static, okay? So, dito, pagka na-try natin siya dito, let's say for example, calculator, dot, okay? So, kung makapansin mo, hindi na tayo gumawa ng panibagong object na A or B. Okay, hindi na tayo gumawa nun. So, dito, pag nagda tayo, dot, okay? So, makikita na natin kagad si add na method natin. Okay? So, dito, pwede na tayo maglagay dyan ng, halimbawa, is, pwede na natin itong, gumawa na rin tayo ng panibagong variable natin. Okay? So, let's say, for example, burahin na natin itong mga to. Ayan. And then, dito, okay, so, ito, gamitin ko to. Ayan, and then yung value na ilagay natin is ito pa rin. Ayan. So, next natin is, sorry, si add ba yung nakalagay dito? Okay, si add yung naka-static natin. Okay. So, i-try natin ang, so, ito is tanggalin na natin itong mga to. Okay, then ito. So, dito, ang gawin natin, tawagin na natin itong si add, okay? Okay, so, and then tawagin natin sum. Okay, save na natin. And then, i-print natin to si add. Ayan, so pag nag-run tayo, ayan, so sum natin is 7 pa rin. Okay, so hindi na tayo naggawa ng panibagong object para kay calculator. So hindi na tayo nag-declare pa ng A, B, C, D. Okay, so ito, pwede na natin siyang gawin. So isipan nyo rin kung kailan nyo gagamitin or kailan kayo gagawa ng mag-instantiate or kailan kayo hindi mag-instantiate. Okay, so it's up to you na rin. Okay, so try natin to idagdag. Let's say for example, itong system out natin. Okay, so tawagin natin dito si
multiplication. So, ito, static na rin natin siya. Okay, and then ito nasa main class, nasa submain natin, is i-transfer na natin dito. Yan. So, sa main class natin, is pwede na natin tawagin yung yan, calculator dot, ayan na silang apat. Okay, so dito subtract. Okay, and then ang gamitin natin is ito pa din. Ayan, and then lipat natin sa subtract, and then paste natin, ito naman is si multiply. Okay, so ito tawagin natin si dot multiply, and then itong gamitin natin. Okay, and then the last one is yung ating division. Okay, so same value pa rin. So dito, pagka tinawag natin sila dito, dito ay si, gamitin natin si difference. Okay, tatawagin natin dito ay si sub. Then, yan, ito naman is si mul. Okay, and then next is, ito ay si product, ito ay si quotient. Ito ay si div naman. Okay, so pagkanira natin sila, try natin. Okay, so working pa rin naman siya. Okay, 7 plus, 5 plus 7 plus 2 is equal to 7, 5 times 2. 5 minus 2, that is 3. Okay, 2 times, 5 times 2, that is 10. And then 5 divided 2, dahil integer yan, naging 2 yung sagot natin. Okay, so ganyan po yung paggamit ng tinatawag natin na non-access modifier. Okay, so that's all muna for today. Thank you for listening.